Tinawag nila ito si Bongsel Senator. Kita, without campaigning, naging senador na tuloy, bongo na. Matagal na ako sa politika eh. But ito si Bongo naman, he's been with me for several years. Galing Diyos talaga. Siya'y ating suportahan, ligat ang sabayan. Gusto ko sa Senado dahil siya ay natural. Ayaw sa maling gawain niya, nang gusto ko dyan. Hayaan ang iba na magparatang na lang. Nako, mapalad ho tayo dahil kahit napakaraming trabaho at birthday ho nung mama, abay pinaunlakan ho itong tawag ho natin ha. Nasa linya ho namin na si Secretary Bongo. Sec, magandang hapon po. Magandang hapon po, Boss Rex, sa mga lahat ng tagapakinig ng Kuntag. Opo, Sec, tama ho ba na andyan ho kayo ngayon sa Philippine Children's Medical Center? Nasa Philippine Children's Hospital po ako sa Quezon City po. Opo, imbis na maganda ho kayo sa mag-arbon birthday, bali, ito po yung pa-birthday nyo sa ating mga kababayan dyan sa Children Medical Center. Ano yung pinagkaloob nyo, Secretary? Hindi po talaga ako nag-birthday party tuwing birthday ko kasi una-una po ang ating Pangulo ay hindi talaga nag-party. Sino ba naman po ako para mag-party din, di ba? Opo. So, sabi ko sa mga kaibigan ko, imbis na bigyan niyo ako regalo, bigyan na natin ang pagkain at laruan para sa mga bata. Opo, tama ho ba yung napanalunan niyo sa tournament? Ito ho yung ginastos ho dito, hindi ho pera ho ng gobyerno? Hindi po, hindi po. May mga kaibigan po akong tumulong at pinakain namin ng Jollibee, konting mga laruan po. Opo, nasa 1.7 billion pondo pala nila nito ng ating gobyerno last year dito sa Children's Medical Center, Secretary? Hindi, meron pong... yung national government, meron talaga mga improvements na inilaan po na pondo dito sa Children's Hospital. Yung improvements ng building, apa? Para may cancer center po yata ilalagay. Apa? At ano na po ito, funded na ito ng ating gobyerno, national government. Apa? Paulong Duterte po. Bukod dito sa pagtulong ho natin sa Children Medical Center, ano po yung mga naka-line na po natin na tutulungan ho natin, Secretary Bongo? Kanina po, nagdala ako ng 1 million na cheque po para sa mga cancer patients po. Kasi po, napanalunan ho namin ito sa isang tournament, UNTV Cup. Mm-hmm. Kami po pinapili kung sino po yung magiging chosen beneficiary namin at napili namin yung cancer patients po ng Philippine Children's Hospital. Yan, tinurnover ho namin cheque. Pakanina po ito, para sa continuing medication ng mga cancer patients po. Apo, sab, tama ho ba? Ngayong araw na ito mismo yung birthday nyo, Secretary? Opo, opo. Ngayong araw po. At trabaho lang ako, walang birthday celebration at hindi ako nag-party tuwing birthday ko po. Apo, Secretary, tanong ho ng ating mga kababayan eh. Ilan taon na ho kayo ngayon? Bata pa po ako. Hindi na lang, 44 na po. Apo, at sa edad nyo pa lang ho, talagang nakikita na ho kayo na iba ho yung performance ay pinakikita nyo. Tanong nga ho nila eh, kayo po ba natutulog pa ho ba, Secretary Bongo? Gaya na sinabi ko po, almusal, pananghalian, hatunan ko na po yung trabaho. Nasanay na po. Mm-hmm. Napagawian na pong magtrabaho lang. Apo, at... sa akin na. Mm-hmm. Every day is a working day. Apo, Secretary, bigyan nyo nga lang ho kami ng konting dito. Kamusta ho yung pagsalubong ho ng ating mga Pilipino community sa South Korea nang bumisita ho kayo doon? Okay naman po. At nakapag-bitbit po ating gobyerno, ang Pangulo, ng mga tulong at mga investments po at trabaho po. Pangalawa, on the sideline, meron ho kaming nabigyan po kami ni Pangulo Duterte ng award from Taekwondo po. Yung akin ay 5th dan na black belt. Yung kay Pangulo Duterte naman ay 9th dan. Nabigay lang po ito kay Obama at kay President Putin. Mm-hmm. Ilang tatlo po na nabigyan ito. Apo. At pangalawa po, meron kaming Philcom meeting with the Filipino communities doon
At ako naman nagkaroon ng meet and greet. Masaya naman po ako, napapasaya yung mga kapatid natin Pilipino. Alam niyo po, pinababayaran yung lungkot na mapalayo sa pamilya. Makita man lang nilang pangulo. Kami po na may mga kaibigan tayong artista na nagpasaya rin sa kanila. Kaya ka po sa mga nag-criticize sa amin. Ano ba naman yung napakaliit na bagay na mapasaya man lang natin sa mga po kababayan natin na napakalayo sa kanilang pamilya? Huwag na po natin itagkait ito. Tama po. At iba ho yung pagtanggap po sa inyo, lalo na ho sa ating kababayan ho din, mga Pilipino community ho, Secretary. Opo, mahal na mahal po nilang ating Pangulo doon. In fact, 84% po ay bumoto sa kanya doon sa mga OFW na Pilipino. Mm-hmm. Talagang mahal na mahal ang ating Pangulo ng mga kapatid nating Pilipino. Kasi po, alam nila na mahal rin sila ng Pangulo. Kami, mahal namin ang kapwa namin Pilipino. Tama po. Secretary, di na po namin kaganong abalahin. Alam namin, marami pa kayong activity, marami pa kayong event. Sa aming liga shop, siguro mas maganda makarating ho kayo sa aming opening. Dahil meron ho kong paliga ho ng basketball, kagaya nyo ho itong Sinag Pilipinas Basketball League ho. Kailan po siya, sir? Aabisuhan ko ho kayo, Secretary, kapag opening na po. Sige po, maraming salamat na Boss Res. Sa iyong on target ay more power sa iyong programa at marami pa may matutulungan po. Salamat po at happy birthday po, Secretary Bongo. Maraming salamat sa pag-alala sa aking karawal, pero nothing to celebrate para sa akin po. Walang party-party. Maraming, mas importante mapasaya natin yung mga bata. Salamat po, Secretary Bongo. Thank you po, thank you. Yan ho ang tinig ho mga kaibigan na ni Secretary Sap Bongo, Special Assistant to the President. Alam mo ba yung kwento, Senador Antonio Trillanes? Kesa maganda ho yung mama, abay pumunta ho doon sa Philippine Children Medical Center at namahagi ho ng tulong. At ang matindi nito, Senador Trillanes, ang partida pa ng mama, abay hindi pera ng gobyerno, kundi napanalunan doon sa tournament. Aba, ganyan ho si Secretary, Special Assistant to the President, Sapa Bongo, ha? Magbabalik ko kami. Robo sa lipunan, mga halangang kaluluwa sa pamahalaan. Walang sasantuhin, walang sisinuhin. Sabit sa ngalangala kapag napuntirya ka ni Karex Kayanong sa Target On Air.